Oh, so hello, good morning po. So mamaya ay game 6 na between Bay Area at Ginebra dyan po sa Araneta Coliseum. Oh, pero bago po yan, ire-report ko muna po sa inyo. Ito, kay Justin Brownlee, import ng Ginebra. Ni-report po kahapon na he is eligible para po makalaro sa Southeast Asian Games sa Cambodia ngayong Mayo. Yan po ang good news na binalita ni POC President Bumble Tolentino. He disclosed that the Cambodia SEA Games Organizing Committee only requires a passport for an athlete to be eligible to play in the competition. So passport lang ang kailangan. So it doesn't matter kung naturalized o kung local player, basta may passport ka, pwede kang maglaro sa iyong national team. So malayo po yan doon sa rules ng FIBA kung saan marami pa kailangan before 16, kailangan. So ang daming mga rules doon dito po sa Southeast Asian Games ay malaya. Malaya po makapaglalaro basta po may passport. So magandang balita po yan kasi makakalaro si Justin Brownlee. Kaso ang bad news dyan, yung pong mga kalaban natin, pwede ding magpasok ng mga naturalized players nila. Yun po ang problema dyan. Sa Pilipinas kasi mas matagal yung proseso eh. Baka sa ibang bansa, baka mas madali. Eh baka puro tanta rin nila ng mga NBA players yung pong kanilang mga team. O sa Indonesia, maglalaro si Papi, si Lester Prosper. Sa SEA Games, makakalaban natin sa Mayo. So, yun ang problema dyan. Inasmuch as gusto natin na puro Pilipino yung maglaro, puro local players yung maglaro, eh ang problema po, yung kalaban po natin ay baka tanta rin ng naturalized players yung kanilang mga lineup. So, ang ibig sabihin po, pwede nating i-field si Ange Kuame, si Marcus Dautit, si Andre Blatch, lahat po yan may Philippine passport. Pwede po natin silang paglaruin sabay-sabay. Si Jordan Clarkson, malamang mag-miss yung Utah. Meron pa bang NBA by that time? O, kasi kung playoffs eh. Oh, so parang malabo din, pero baka sa Asian Games, baka pwede na itong si Jordan Clarkson. Oh, pero kung sa May 5 to 17, yun po yung schedule ng SEA Games. So lahat po ng available na mga naturalized players ay pwede po nating isalpak dyan po sa ating Gilas Redeem Team, yung tinatawag po nila. Kasi po, syempre, kung maalala nyo, a few years ago, yung pong silver medal, nakakalungkot na pagkatalo po natin ng silver medal. Ay yung nakatalo sa atin noon, malakas din yung player nila noon na naturalize eh. So talagang kailangan po ayusin na natin para po hindi po tayo mapahiya. We should regain back the gold medal sa SEA Games at seryosohin po ito. Mukhang seryosohin naman talaga. O syempre, ang issue pa rin natin, si Coach Chot pa rin yan, dapat napalitan na siya nung natalo nun sa SEA Games noon, pero wala tayong gagawa, siya pa rin yung lalaban dyan. So hopefully po, malagay nila yung mga tamang player para po sa laban natin sa SEA Games. Kasi definitely, dahil ganyan yung ruling, yung pong mga kalaban natin ay mabigat yung pong ipi-field na mga players. Baka magsisikuha yan ng mga NBA players. Hindi natin masabi. So magandang magsigurado na tayo at habaan na yung preparasyon para dyan. So sinasabi din, kailangan mag-adjust nitong si Brownlee sa style ni Coach Chot Reyes, pero makakatulong naman nakasama sa assistant coaches si Coach Tim Cohn. Okay, so makakatulong din yun dahil at least mas makatulong kay Justin Brownlee na mag-adjust sa style ni Coach Chot na dribble drive offense na of course binabatikos ng marami nating mga kababayan kasi napaguhulihan din kumpara sa mga strategy ng ibang mga European coaches, international coaches. Ito ba, ano ba ang sitwasyon sa naturalization ni Justin Brownlee? So ito po ay naaprubahan na ng Senado. So okay na sa Senado, kailangan na lang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana wag nang patagilin, pero kasi pagkakaalam ko, kahit anong batas na naaprubahan na ng Senado, ipinadala sa Malacanang after 30 days kung walang action, it will lapse into law. Ibig sabihin, after 30 days ay magiging Pilipino itong si Justin Brownlee kung kahit hindi pa siya mapirmahan kaagad ni PBBM. Pero hopefully,
Mapirmahan ni PBBM para bibisita sa Malacanang si Justin Brownlee, mamit ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana wag ma-miss yung chance ni PBBM na ma-witness yung naturalization process nitong si Justin Brownlee. Kasi ano eh, itong si Brownlee is well-loved by Filipino fans. Kahit ikaw ay Hinebra fan or hindi, eh hindi mo pagkakait yung husay at galing at yung personality nitong si Justin Brownlee ay talagang matutuwa ka. Kasi lahat ng mga kakampi niya, lahat na nakakilala sa kanya is all saying that he is a nice guy and talagang pusong Pinoy. Yun ang pwedeng maitawag natin dito kay Justin Brownlee. So sana pirmahan na kaagad ni Pangulong Bongbong. Huwag niyang sayangin yung pagkakataon na magkaroon sila ng pirmahan doon kasi ang ganda nun. That would really be wonderful to see. Diba? At huwag na niyang hintayin na mag-lapse into law tapos hindi wala ng pirmahan. So automatic na Pilipino na si Justin. So hopefully, makasama din si Justin doon sa six window. So yun po ang abangan po natin kung siya ba yung makakasama po ng ating Gilas para dito po sa mga games dito sa Philippine Arena na medyo mataas yung presyo. Pero manood tayo dyan, suportahan po natin yan. At yun, abangan po natin. Tapos mamaya, Game 6, manunood tayo. See you guys there. Mag-interview tayo ng mga Hinebra fans dyan po sa Big Dome sa Araneta Coliseum. See you later. Hinebra versus Bay Area Dragons. Pwede na mag-champion yung Hinebra mamaya. Let's go! Okay, so thank you very much. See you po sa next video po natin. Go Gilas! Bye-bye guys!